So, what's up? Meron tayo ngayong Insta360 Studio update. So, kare-release niya lang ngayon August 7. And then, yung mga bago niyang update is meron na siyang active track para ma-track na yung isang subject para hindi na tayo mahirapan mag-ikot sa Insta Studio natin. So, meron din itong time shift, yung parang sinasabi nating warp mode ng GoPro Hero 8. So ito makikita natin siya upon after installing ko. So guys, ito na yung Insta Studio 3.5.0 new feature, ayan yung time shift. So ito na yung active track. So ayan, madali tayo makapag-shoot ng video na hindi natin tinututok or inaayos sa mismong Insta Studio natin. Itong feature na to is allowed lang to sa mga Android phone or mobile phones. So guys, i-test na natin yung active track. So yun, kailangan mo lang i-drag and drop yung i-drag yung subject mo para ma-check, makita ni Insta Studio na kung sino yung itatrack niya. For example, ito. Yan, ako yung subject. So upon using yung active track, kailangan mong i-manual play yung video. So hayaan mo lang siya mag-play para ma-record ni active track mo ano yung subject mo ni-record niya. So and then upon recording naman siya, medyo parang magkakapin kayo ng medyo laggy yung video nyo. So yun nga, medyo time consuming lang din kasi medyo matagal din yung pag-record na, lalo na kung mahaba yung video mo, then yung active track mo is, or yung activity mo is medyo mahaba. So yun guys, ito na yung active track. And then ngayon, itatest naman natin yung time shift or yung parang time warp sa GoPro. So drag mo lang kung hanggang sa minutes ng video mo yung gusto mong speed. And then makikita mo yung magandang result ng parang time warp. So na guys, test natin yung time shift. So makikita mo na dito yung changes. Ayan o, makikita mo. Mas maganda yung pagkaka-time warp ni Insta Studio kasi parang meron siyang motion blur sa gilid na wala si time warp ng GoPro. So yun guys, try naman natin ngayon i-active track yung ibang objects naman or yung mas magandang object nga, or ito yung mga kasabay kong rider, i-active track natin siya. So napansin ko lang, ang limit ng active track niya is pag medyo malayo na yung distance ng subject mo is nawawala na yung active track na. So ayan, nakikita nyo ngayon nawala na yung subject ko. So try ko ulit ngayon sa SUV naman yung active track. Teka, ikot lang natin itong camera. Medyo mahirap lang iikot dito sa editing ng Insta Studio. So ito, active track natin yung SUV. Ayan. So yun, papansin nyo, pag medyo malayo na yung subject, nawawala na yung active track. So parang kailangan talaga is medyo closer yung subject mo sa active track. And I think dapat ganito lang kalapit yung subject mo sa camera mo para ma-active track ni Insta Studio. So sa ganitong distance naman ng camera tsaka ng subject is hindi naman nawawala yung active track. So yun nga lang, pagpipili ka lang talaga ng active track is medyo malapit lang sa'yo. O kung nga rin nag-rides kayo, dapat yung mga kasamahan mo is mas malapit sa'yo. Kasi pag lumayo na sa'yo si subject, nawawala na yung active track, hindi mo na siya matatrack. So eto, test ko ulit yung active track. May nakasabay akong rider na papuntang People's Park. So ayan si kuya na naka-click 50. So ayan, nakikita natin yung active track. Although na-trace ko na siya, pero nakikita natin yung yellow, hindi masundan mismo yung subject. So the problem is parang nagkakaroon ng bug. So antayin pa natin yung bagong sigurong update ng Insta Studio. Pero so far naman, maganda naman yung pagkakatrack niya.
So guys, ito yung result ng video ko. So like, share, subscribe na lang tayo. Until next video na lang, magtuturo pa rin ako ng mga bagong tutorial at bagong update sa mga Insta360. So like, share, subscribe. Bye-bye.